Hello everyone and welcome to our 15th annual music recital. Okay, so 15 years na po ang Ray Santos School of Music. And you know what? Naalala ko po nung ako po yung nagsisimula palang magturo, no? And yeah, estudyante pa lang po ako no sa conservatory. And nagtuturo na po ako, no? Nagtuturo na po ako ng music, no? Sa mga bata, no? Now, this is the good thing about when you are a music student, kapag medyo advanced na yung level mo dun sa instrument mo, you can teach. And I realized na napakagandang profession pala, no? Nung pagiging isang teacher, no? You're sharing your knowledge, no? You're sharing your skill, especially sa mga bata, no? So I'm very much happy, no? And maybe ito na po ang aking gagawin hanggang sa mga huling kabanata ng aking buhay ang magturo, no? So maraming salamat sa lahat, no, ng mga naging students ni Teacher Ray Santos, no, or ni Teacher Ranel, no? And ngayong ika-15th year na po natin, eh medyo kakaiba po talaga, no? Actually last year pa, no, medyo kakaiba po itong mga ginagawang nating mga recitals, kasi usually po ang ginagawa natin is talagang live performance, no? Pero sa ngayon dahil nga may pandemya, na-force tayo ng ganito, no? So medyo kailangan mag-record and then edit ang mga videos, no? So ganito na yung ating format ngayon. And nagpapasalamat po ako sa mga parents, no? Kasi kundi dahil sa kanila, eh hindi naman po mangyayari itong ganitong klaseng recital, no? Of course, marami sa mga parents po natin, eh sila po yung nag-video sa anak nila, inaayosan po nila yung mga anak nila, no? So maraming salamat po. And of course, ang isa pa pong mahirap na nakita ko dito sa bagong format na ginagawa natin itong online lesson is yung bang pag nagle-lesson yung bata, minsan hindi mo pwedeng pabayaan yung bata, no? Kailangan talagang nakaantabay pa rin yung parent, no? Or yung parents. So medyo mas mahirap, and nagpapasalamat po ako, no? Kasi yung support nyo sa inyong mga anak, so maraming salamat po. Again, hindi po posible itong ating recital, no, kung hindi dahil sa inyong mga magulang, no? And para naman sa aking mga minamahal na mga students, maraming salamat sa inyo, sa inyong pag-attend sa ating music lessons. And at the same time, maraming salamat sa pagpa-practice nyo, no, sa inyong mga pieces. Dahil kung hindi nyo pre-practice yan, wala rin kayong maipe-present, no, dito sa ating online recital. So maraming salamat sa inyong lahat. And I hope, no, mag-enjoy tayo, no, dito sa ating recital. So yeah, enjoy watching, and yeah, I'll see you soon. God bless.
Thank you.
Oh.
activities around. I know something's over because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't want to fight no more. There will be no wars and our children will play. I've been praying for the people to say that we don't want.
the dark, we stand apart, we never see the difference we need, are staring right at us. You just want to hide, never show your smile. Stand alone when you need someone, it's the hardest thing of all. You see, are the bad memories. Take your time, you'll find me. I see your monsters, I see your pain. Tell me your problems and chase them away. I'll be your lighthouse, I'll make it okay. When I see your monsters, stand there so brave, and you chase them all away. I could see the sky, beautiful tonight. When you breathe, why can't you see that the clouds are in your head? I'll stay there, don't need to fear. And when you need to talk it out with someone you can trust, you see, are the bad memories. Take your time, you'll find me. Okay, when I see your monsters, stand there so brave.
para po sa ating intermission number, nais ko pong bigyan ng isang tribute ang isa sa mga parents natin dito, no? Alam nyo, siguro alam ng lahat na ako po ay talagang malapit sa mga magulang, no? Minsan nga po, alam nyo po, mas close pa ako dun sa magulang kesa sa estudyante. Simply because, gusto kong makipagkwentuhan, no? Sa mga, yan, sa mother or sa father ng student. Kasi, siguro sabihin ko na gusto kong magkaroon ng relationship sa kanila para mas madali kong masabi yung gusto kong sabihin sa kanila. Like for example, kung may problema sa anak nila or merong kailangan practicein or kailangan merong kailangan i-improve, madali kong masasabi yung mga concern ko. And at the same time, ganun din sila, no? Madali nilang masasabi sa akin kung like for example, meron silang gustong i-request sa akin, no? So, yeah, gusto ko talaga magkaroon ng relationship sa mga parents. And you know what, itong father na to, no, isa siyang mabuting tao, and gusto kong magbigay ng tribute sa kanya kasi yung support niya hindi lang sa akin, no, kundi sa lahat, no, eh grabe, no, grabe talaga. And siguro lahat ng taong kakilala siya, ang sasabihin sa kanya ay napakabait niya talagang tao, no? And ako, allow me to share this to you, no? Meron kaming isang recital noon, and usually sa recital namin, ang binibigay namin talaga dyan is certificate. After the recital, may distribution of certificate. And merong isang recital, I think that was seventh annual recital. Nagplano kami na gawin nating simpleng plaque yung ibigay sa mga bata. Simpleng plaque lang siya, no? Plaque na parang manipis na glass siya. So, okay naman, nagustuhan naman ng mga parents, and yeah, it's good, no? Yun nga lang, masyado siyang parang madaling masira. Yan, okay. Ngayon, nagulat ako, the next year, itong father na to, no, eh, talagang siya yung, kumbaga nag-insist na, sige, tutulungan ka namin regarding sa ibibigay mo sa estudyante. Sabi ko, ano pong ibibigay natin? Kasi po, usually certificate lang po. Last year is plaque, pero parang hindi masyadong maganda kasi nga medyo madaling masira. And then sabi niya, sige, ako magpapagawa ng plaque. Sabi niya gano'n. And then kinuha niya lahat yung pangalan ng mga students na magre-recital, and then pinagawa niya lahat yung plaque. And then parang ako tuloy, nabawasan yung aking trabaho, and then pagkatapos, pagdating na recital, nandiyan na lahat yung plaque, no? And napakasaya ko noon, no? Napakasaya ko kasi for the first time, ang ganda nung kumbaga ibibigay ko dun sa mga students, talagang magandang plaque siya. Hindi mo siya sasabihin na simple, no? Talagang maganda. And then at the end of the recital, no, lalo akong natuwa kasi talagang grabe. Sinurprise niya ako na eto, this is your plaque, no? Kumbaga ito yung plaque mo, no? Meron ka din. And then, surprise ako, no? Bigla na lang ako tinawag nung MC. May plaque din pala ako. And then, simula noon, siya na yung laging assigned sa plaque. Lagi niyang sinasabi sa akin, gagawin na ba natin? Okay. So, sasabihin niya, may maitutulong ba ako sa recital mo? Kaya, sobra pong laki nung part niya, no? Sa aming recital every year. And, ganun din yung kanyang family, todo support din sa amin. Yun nga lang, sa hindi inaasahang pangyayari, siya po ay pumanaw na. No? Pumanaw na po siya sapagkat hindi po natin talagang hindi naman natin hawak ang buhay natin dito sa mundo. And tayo ay nasa pandemya ngayon. So yes, maraming ganitong
ganitong pangyayari. And siya po ay si Architect Rene Heray. Yan, opo. Siya po si Architect Rene Heray. Mamaya maririnig nyo rin pong tumugtog yung anak niya, si Clarence, no? And I just want to say this, no, Mr. Architect Rene Heray, thank you very much, no? And yung mga advice or yung mga payo mo sa akin, no, lagi kong katandaan, no? At gusto ko lang sabihin sa inyo, sir, na I love you, sir, no? Okay? So, sir, kung nasaan ka man ngayon, alam ko masaya ka na. Maraming maraming salamat. Lagi kang nasa puso namin and mamimiss ka namin. At ito na po ang aming munting tribute para sa iyo. Troubles come and my heart burden be, that I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains, you raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders, you raise me up to more than I can be. Thank you.
just smile and tell them you're the reason I've cast the darkness aside. 'Cause you make me shine, shine like the stars in the heavens. Shine, shine, you'll keep me shining. Shine.
Hello, I'm Julian from Singapore, and today I'll be playing the main note in G minor and major.